everyone is currently here again, Raffy. And here with me is Sir Raffy Tan, one of the Pinoy Big Loser contestant. And actually, sa mga kagaya namin yung nag-office, gusto ko sana na yung abs ko is mabawas. Magka-develop yung abs at the same time, mawala yung win-win. So sir, kasi ako, yun pong target ko, magiging ako. Ano po bang best abs workout na kailangan namin para matanggal ko yung mga win-win sa dyan? At the same time, magka-develop ka ng six-pack. Actually, i-correct ko po yun. Tao, puro lang ab workout para magkaroon ng six-pack. Kahit gagawa ka pa ng isang milyong crunches, hindi ka magkaroon ng six-pack kung hindi ka kumakain ng mga girls. Yung sabi nga ng mga bodybuilders, abs are not made in the gym, it's made in the kitchen. Sa kinakain mo lang yan, lahat kayo may abs. Pinapalaki lang yan ang workout. Kumain ka muna ng strict na diet, which is very strict. Medyo mahirap siya diet, sobrang strict niya. Pero within 1 month of strict diet, lalabas yung abs mo without doing any abs exercise. So is it possible po talaga na hindi ka mag-gym, wala kang pupuhatin, basta kakain ka lang, madi-develop talaga siya? Okay. Strict lang na kain. When I say strict, sa 2 weeks pa lang ng diet na yun, may chance na sasakit na yung ulo mo, mainiti na yung ulo mo, ganun na siya kailan. Pero ang kanin ko ba, kailangan mo magbawas? Kasi ay, sabi nila, nakakalagin. Sa diet ko ng abs, walang kanin. Yung dalawa lang yung actually kinakain mo pang nagpapa-abs ka. Kamote lang tsaka chicken breast. So paulit-ulit yan? Chicken breast? Yes, paulit-ulit po yun. Walang babago dun. Steamed na chicken breast, walang balat, and kamote. Yun na yun. Walang daya, walang kahit ano. So advisable yan kahit hindi ako magbuhat yung nakakainin ko? Talagang mag-develop siya? Or hindi naman siya, di ba pag walang kanin, walang carbo, parang malalang ka hindi naman, kasi kamote is carbo. It's the healthiest carb yung kamote. So, yung mangyari pag nag-diet ka na ganyan, okay siya for the first 3 days. After nun, medyo mahirap na siya. So, disiplina talaga pag abs. So, talaga nga. Sabi nga nila, yun daw po yung pinaka-mahirap to develop. Ayun. Yung abs sa lahat. Yan yung bagay na after 3 months mo na paghihirap, lalabas siya. One day lang kung maling kain, wawala. Wawala. Yun nga mahirap eh. So yun. And yung pinakamabilis mo sir na i-develop? Kasi di ba abs pinakamahirap and then yung pinakamabilis? Siguro for me, chest gym. Kasi alam naman lalaki always chest gym. Sa gym buhala, bench press. So usually yun yung nakuha. Chest talaga. So yun yung abs ang huli. So yan, isa pong health tips ulit. Wala kay Sir Raffy Tan. And yun, mga pa natin. And ano ba, i-practice natin yung best and healthy lifestyle. Okay, thank you.